with the arrest slash surrender of Pastor Apollo Quibuloy, ano po sir yung mangyayari na ngayon? How will things play out? Well, he'll be charged and we expect the U.S. to file an extradition request very soon since he's already in custody. So, and remember, we have a treaty with the U.S. and it's part of the law of the land. We will have to play it out well. We have to study it properly so that we know what to do. I'll be talking to the Executive Secretary tomorrow afternoon about this matter. Pero sir, haharap pa rin siya sa hustisya ng Pilipinas. Oh yes, yes. He should face the music here. Especially na pinahirapan niya yung mga polis na hanapin siya. Ganun din pala, susuko rin pala siya o mahuhuli rin pala siya, di ba? Pinahirapan niya ang ating kapulisan eh. At pinahirapan niya taong bayan tungkol sa bagay na to. Eh, well, dapat talaga dito siya malitis. Dito talaga dapat. Pero sir, bilang assurance lang po sa public kasi at sa maging sa mga members po ng KOJC, ang feeling kasi nila eh kukunin na agad. Hindi ho, hindi ho. We will go through the process properly. At siyempre, ang priority natin, Philippine justice system. That's our priority. Sir, meron po bang, I don't know, lumapit ba sa inyo itong kampo ni Quibuloy even before this surrender slash arrest? Ang tagal na yun eh. Nung kinausap ako nun ni Attorney Topacio, noon pa. Bago pa lang ako rito. Before pa. Opa. Sir, Quibuloy, so, questions. Tama, no? Kailangan harapin niya muna yung cases dito bago i- Siyempre, kailangan ma... Kaya nga, ano eh. Ang aking maging instructions sa prosecution, prepare all the evidence so we can ask for continuous trial para matapos kagad yung kaso na kailangan litisin. And we will write to Supreme Court pag nangyari yan na huwag pumayag na magkaroon ng dilatory tactics. Dapat magtuloy-tuloy yung trial niyan para matapos kagad. Legally speaking, Zach, ay arrested po siya. Oh, he's under arrest, legally speaking, yes. Sir, yung complainant, si alias Amanda po, ay nakakaranas na daw po ng harassment online. May pakikipag-ugnayan ba sa inyo, sir, yung kampo niya for, I don't know, protection or kahit o paano, tulong? Merong pong nakikipag-ugnayan sa amin mula po sa kanyang kampo. Kaya lang, nag-iingat tayo sa ganitong mga bagay. At syempre, kailangan may contact yan sa DOJ. But sir, possible po bang isama siya sa WPP? Oh yes, yes. Oh, siyempre, siyempre. Special case yan. Kasi mabigat ang kalaban dito. Mabigat ang kalaban. Quibuloy pa guys, Quibuloy. Okay. Guo sir, sorry. Alice Guo, humaharap sa Senate ngayon. Pero sir, meron po tayong trafficking complaint pa against sir. May resolution na po ba ito? Ano po ang nilalaman nito? We expect the DOJ panel to finish it soon. Tingnan natin. Pero ano yan eh. May problema rin kasi yung kaso final sa Tarlac eh. Kasi parang nagkamali yata yung mga prosecutors ng ombudsman i-file yan sa Tarlac kasi salary grade 30 si ano eh, si Alice Guo and 26 and above dapat sa ombudsman na yan tsaka Sandigan Bayan. Sir, ano pong gagawin natin doon? Are we requesting po na ma- Now, we will ask a clarification on this matter. We will write the ombudsman on this matter kasi parang baka na oversight lang, baka hindi lang nila natingnan ng gusto kung bakit na-file yan sa RTC samantala salary grade 30 ang isang mayor ng ano, mayor ng Bamban. Sek, isa na lang po, hindi po politika itong kay Quibuloy. Hindi po, yan po yung isang criminal case eh. Wala akong pakialam sa politika niyan. It's really the criminal case that we have to mind. Tandaan nyo ha, ang kaso sa Amerika tsaka kaso dito, halos pareho lang ang mga binitawan ng iba't ibang klaseng testigo. Hindi naman yan pare-pareho. Iba-ibang buhay niyan, pero isang reklamo nila, iisa. Opo. Sir, on Alice Guo pa rin, meron na po bang result ng investigation kung paano siya nakatakas? Pinag-aaralan pa rin namin ang immigration deputy commissioner na sa akin kanina. At gumagawa pa rin kami ng pag-aaral. Opo. Sir, may recommendation daw kayo against Norman Tansinco daw? Well, I have asked the president to relieve him and to replace him. Bakit po, sir? I'm not satisfied. Marami kami naging problema na. Opa. Sir, yung show cause dun sa mga ahente, may nagpaliwanag na po ba sa inyo? May nakarating na po ba sa inyo paliwanag? And are you satisfied with their explanations? Hindi pa rin eh.
kailangan may apology na malaking apology ang kailangan dyan. Tsaka kailangan dyan may reprimand talaga. Hindi pa pwedeng ganyan lang kasi wanted yan eh. Yung mga wanted, hindi mo sinre-celebrate yan. Dapat dyan, pag hinuli mo, hinuli mo. Hindi na tama na yung selfie-selfie na yan. Palitan natin yung kultura na yan. Hindi dapat nangyayari yan. Sir, last, since sunod-sunod na po na-aarest, so how about Tevez? Are we expecting that? Tevez is coming malapit? Home very soon. Malapit na. Andun lang ang Papa ngayon sa Timor-Leste. At expectation natin, within the month, uwi na si Tevez. Tsaka ano yun, Air Force airplane. Ang aming kinuha na may agreement kami sa Air Force para yung eroplano sasakyan ay nanggagaling po sa ating Air Force. Yung kay Commissioner Tansito, sir, may sinabi na po ba si President? Oh yes, okay na yun. Nagkasundo na kami ng Pangulo po dyan. Nagkasundo meaning? Papalitan siya. Oh. If I were him, I'll resign already. Mag-resign na lang siya. Sir, bukod sa GU, meron pa ba siyang sa tingin ninyong hindi kayo na-satisfy or lapses niya? Hindi, marami yan. Marami. Issuances of working visas was very questionable. I called his attention to it. Wala siyang ginawa. Okay? Salamat. Sir, last na bantag, sir. Susunod na yun. Huwag kayo magkalala. It's coming soon. Thank you, sir.